Gusto mo bang gumaling mag-tank? Yung malatsak nyo na galawan? Yung sumiset ng sampu? Eto ha, makinig ka. Una sa lahat, sino bang may gusto mag-tank? Yung mga nagtatank na yan, yung mga napilitan lang yan o kaya mga santo? O yung iba, gusto lang talaga nila manalo kaya sila nagtatank? Tip number 1. Sinasabi ko na sa'yo, kung solo rank ka, wag na wag kang magtatank. Iinit lang ulo mo tas isisisi pa sa'yo lahat. Magkamali ka lang ng isang set. Isang set lang. Ang baba naman ng tank, di marunong mag-set report natin niya. Huwag kaya! Tip number 2. Eto ha, umpisa ng game. Una mong i-analyze yung core mo kung kaya niya ba mag-farm mag-isa o kailangan niya muna ng kasama. Kung kaya niya mag-buff mag-isa, edi magpaka-warrior ka dun sa buff ng kalaban. Eto pa, yung gold lane, hindi na yan sinasamahan ng tank. Iiwan mo yung mage tsaka yung core sa gitna. Tanga ka ba? Ikaw namang nasa gold lane, 1v1 na nga lang, magpapasama ka pa. Tip number 3. Gamitin mo utak mo. Huwag kang panibuntot lang dyan sa core. Gumawa ka rin ng sarili mong objectives kasi kung puro buntot ka lang, walang mangyayari, boss. Tip number 4. Huwag kayong tanga. Huwag niyong gagayahin yung Karina dito. Ah. Napakabobo, hindi niya kinuha agad yung lito. Buti na lang pro ako. Ayoko. Tip number 5. Ito. Pansinin niyo yung ginagawa ko dito, guys. Nangaharas na ako. Alam niyo bakit? Kasi matigas ako. Para sa mga tigas mo, dapat nang bubuli ka namin. Hindi ko ba napapansin, nakatapat lang ako palagi sa core. Hindi ko siya iniiwan kahit anong mangyari. Ginagawan ko siya ng space, ganun maging tanga ay maging tang. Eto ah, imbis namang bubuli pa ako, inisip ko na lang na umuwi na lang kasi nakita ko magre-respond na yung turtle. Kailangan ko ng buhay para mangbigay na naman ng space para i-turtle na yan, pre. Ang kaso, tanga-tanga tong core, imbis na mag-turtle, inuna yung kill. Tip number 7, daddy. Eto na yung sinasabi ko kanina, yung kailangan talaga ng core yung tank. Kita mo yan, tatlo-tatlo sila, tapos dalawa lang sila. Isipin mo yun. Ano na lang mangyayari dun kung wala ako dun? Napaka-pro ko talaga. Tip number 8. Ito yung isa sa mahirap na situation ng pagdating na ng pag-contest ng turtle kasi kailangan mo talaga ng utak dyan. Kasi ang kailangan mong gawin dito is i-defend yung core, kailangan mong gumawa ng space, kailangan mong maagaw yung turtle, kailangan mong mag-set. Tapos in the end, makukuha lang ng kalaban. Oh my god! Tapos sisisihin ka. Oh my god! Ang kaso nga lang kasi kalaban dito is Lancelot, talagang mahirap maagawan yan. Kahit gaano ako kapro, walang magawa yung first kill ko dito. Kahit magtawag pa ako ng 10 santo, hindi ko makukuha yan, mamen. Tip number 999. Hindi porket tank ka eh, magpapakarambo ka na all the times. Kailangan mo din ng patience. Boom! Oh! Pero mamabuhay at ang zilong dito. Sun with the flicker miss. And here comes the Karina. Tusok-tusok. Bang! Yung mukha na nga nga. Ibang buhay ng Karina dito. Kailangan natin lang mag-bug. Okay, tamang side steps lang. Eto na nga. Dumating na ang Tigrel. Ooh, what a nice save dito sa Grak. Ayan na. Tinapon na lahat ng ulti ng mga kalaban. Pero hindi pa rin ata mamatay dito. Flicker out ang Grak. At hindi pa rin namamatay. Pero hindi pa rin natatapos ang clash ng gigigilang Lancelot. Gusto pa rin ang kill. Pero ayan. Win all sa mukha. Sa letrang T, tip number 10. Kung nagbabap pa yung core mo, tapos may turtle na at hindi pa nagtaturtle yung kalaban, pumesto ka na, pre. Para kahit papano, madidelay mo sila o kaya magugulan mo sila. Lalo-lalo na yung core kasi kailangan mo talagang i-delay yan. Eto, tignan mo yung nangyari dito. Kinabahan na yung Lancelot sa sobrang galing kumin. Bam! What a nice set! At dun na nga nagtatapos ang aking 10 tips para maging malakas ka na tank. Sana ma-enjoy nyo, guys.